Okay, nakad tayo. Hunting muna tayo. Pawis. Nakanigit. Ayan, simula na kami maglakad. Mga 3 oras, alakad din namin itong kabaan ito ng Kaparangan. Ito ay dating palayan na hindi na natamnan kasi may na yung patubig. Sobrang init, kulang sila sa tubig at wala na rin magtanim. Kaya ito ay ginawa na lang pastula ng baka at kambing. Kaya nakakadaan kami dito. Ito yung banding namin magama pag wala kaming pasok. Kuha ng lagi siya nakatutok sa cellphone. Kaya sinasama ko siya para matuto rin sa gubat. Para lumakas yung katawan, para habang bata-bata pa, maalam siyang pumunta sa gubat. At saka tinuturuan ko siya kung paano makasurvive dito sa ganitong area, lalo na dito sa gubat. Hindi din tatakot sa ahas yan. Alam niya kung paano gagawin. At nung bata, tinuruan ko na kung paano mahawak ng ahas, lalo yung mga unggo yan. Maalam din, lalo na sa aso, mahilig sa hayop. Kaya nasama siya. Magsabi kong tayo mamaril sa aming pinaka pamarilan dito sa bayan ng Batangas, ay sama agad siya kasi maganda sa katawan to, pawis, para makaiwas na rin sa cellphone. Mas maganda to kaysa mag-cellphone maghapon, maglaro na papawisan at nainitan niya. Kahit makate, sumasama. Ang bawi naman ito. Ang dami ng kain. Pero okay lang. Mas na... Tatlong ganun. Ang ganda ng katawan. No? Ang laki na. Ang dami, ang dalay pagkain. Eh, nasa plastic na yun. 10 kanin. 3 lang kami kakain. Ang dami ng ulam. Ang haba ng kami lalakadain. May 3 oras. Naabot na kami ng tanghali. Na traffic kami. Haba ng traffic. Kaya... Tirik na tirik yung araw, ang init. Kung mapapansin yung liwanag, kita yung ano yun, yung sumasabaw niya. Init, hindi na kami nakapagpantalon at lalong mainit. Nag-short na lang kami, kahit makate. May gamot naman, kamot, 5 kamot lang. Mawala na yung kate. Ayan, salubo kami baka. Takot yung baka. Takot talaga, ayaw. Sabi ko, isasakyan ko, ayaw. Babayaran ko ni 100 eh, ayaw eh. Mas kikit ako. Ayan, panoodin nyo lang hanggang dulo at makikita nyo yung area namin na kung saan pwede magpwesto. Bali dito, ang pwestohan namin ay 10. Marami sana kung maganda kung marami, mga 10. Kasi pagdapo ng ibon, matataboy, lilipad uli pag naputukan. Kasi kinakain dito yung mga tanim. Parang dami ng ibon dito. Kaya okay lang mamaril. Kasi yung mga halaman dito ay kinakain. Lalo yung mga tanim na palay, kagaya nito. Ito dati may tanim na palay, kaya nabitak yung lupa, sobrang init. Kulang sa tubig. Kaya napabayaan na. Sobrang init pala dito, Saudi. Maganda yung panahon, kasi mahaba yung ulan. Kaya ngayon lang uli kami nakalakad. Kaya pupunta ko muna yung 3 pwesto ko dito. Ito yung 2 isla, kung tawagin. Meron din dyan, pwesto. Lalo doon sa may kalamansiya, mas marami. Susubukan natin dito sa may windmill. Kasi dito marami din. Kasi yung ibon dito, ay talagang dito lang sila nagpaparami kasi malayo sa daan. Kaya pumunta tayo doon sa napakasukal at napakadamo. Gurado nga, napakaulan. Napakataas ang damo, lalo na yung mga talahim. Lakad-lakad lang tayo. Diretso lang yung lakad. Maganda ito sa katawan. Ayan. Bali wala lakad. Sanay naman tayo dyan. Ayan. Minakita ko. Kalapate. Ay, hindi ko binaray. Sayang. Nangangalahati pa lang kami. Binilisan ko na yung video at pass forward. Para madali tayo makarating. Doon sa ating pinakahabong. Yung unang habong ko dito. Ay ito. Ayan. Dito may tubig, may poso dito. Pwede tayong mainom. Ayan o. Libre yung tubig dito.
Hindi lang pwedeng inumin kasi yan ay para lang sa agriculture ng mga halaman. Andilig lang, patubig lang yan. Yan ang pinakaunang poso dito sa gitna ng palayan. Dati may bumba sila dito, di makina na wala na. Kaya yun na lang yung kinabit, mano-mano, para mapakanabangan din. Hindi maigang tubig. Hindi pa tayo sa pangalawang pwesto natin. Dito sa may isla. Dito tayo dadaan. Yun, yung maraming puno yun. Nang ipil-ipil yun ang pangalawang habong. Marami dyan. Doon pa tayo sa may dulo. Pakalayo pa. Lakad-lakad lang kami. Saudi Bill. Pagdating dyan, may makikita tayong habong dyan. Sira na yun siguro yung kasing haba ng ulan. Wala na ulit nakakapwesto. Kami pa lang yung nakakapwesto ngayon dito. Kami pa lang yung nakakabalik. Kitang-kita ko na agad eh. Wala na nakapwesto. Ano, yan yung tinuturo ko ngayon. Diyan sumasabo yung ibon tapos yung habong nandito sa likod. Pwede tayo dyan mag-abong. Kaso hindi ko pinili yan. Kasi may dalawa akong puno na talagang sinasabuhan ng ibon. Kalawat kanan meron. So puno ng ilina at saka puno ng muhogan eh. Nang gilid lang kami at malilim dito. Maganda yung lamig dito. Lilim na lilim. Chiket, nakakita ng dahon ng lipa. Hindi naman dahon niya ng lipa. Yan, ang pangalawang habong. Ayan, nakita-kita. Natuyo na. Sira na siya. At tagal lang din ako, pwestuhan. Ito yung isa pang habong. Puno ng ilina. Yan, yan yung camera mo kung galing. Saan ka galing na ABCBN? Dating na sa ABCBN. Ah, sige. Kailangan, doon pa tayo. Buti na ako sa pumakalin pin yan. Ayan, nakad pa rin kami. Almost 3 hours na kami. Landahan na lakad namin. Dito sa kahabaan ng parangan dito. Ayan. Ito ay... Doon, punta lang kami sa may dulo. Magpuhay ng hayop. Mali ang daan natin. Dito ay daan. Mali kami ng daan dito tayo sa kabila. Kasi madilis yung... daan dito. Doon sa kabila. Matalahip. Masyadong mataas. Baka matakapag tayo ng kumbra. Kawawa naman yung kumbra. Pangapakan. Kaya pinili ko dito sa bandang kaliwa. Dito sa luba ng Kalabaw. Mamamaybay tayo dito sa may palayan. Palayan na palayan. Yan, palayan. Yung palayan na may patubig. Doon sa kabila talaga wala na. Kaya lilipa tayo at may tanim na. Dito tayo sa may daan ng sasakyan. Traktora, ang tawagan. Mamaybay natin ito at gagawa tayo ng ibang daan. Bago nga mula. Nakadaan-daan tayo. Para mapuntahan natin yung ating pupustuhan. Napakaganda ng pusto ko dito. Medyo malayo nga lang. Kasi pinakamalayang pusto. Kasi kaya itong pinili dito talagang ang ibon dito. Dito sila nang kapatid. Napapunan natin dito ay kumbra. Kumbra sa sawa. Kasi ito ang malayo sa bayan. At walang labo-labog. Doon sa kabila kasi napakadami ng mga maril dito ay wala masyado kasi malayo. Kaya ito pinipili ko kahit mahirap lang ka rin. Wala din ang gusto ko din. Kahit tatlong tao o apat na tao pwede dito ang magawa ng habong. Sayang gusto malawak. Napakalinis pa. Haba na nilakad namin. Mainit. Talagang wala kang puno na makikita dito. Dito kami dumasagit na para mabilis. Kaya kung may hindi mag-shortcut, okay mamaya pa kami. Napakalayo. Kaya pinili ko, kumuha ko ng ibang daan. Yung nilalakad namin ay shortcut na. Amin ang tinusok. Wala nang liguliko. Diretsuhan agad. Kahit matalahin nyo. Dito nga yung kopis to. Medyo malapit na tayo. Kasi nakikita ko na yung mga puno. Nag-iisang ilina. At basang punot. Naterik.
yun ang dinadapuan. Kasi ang ibon dito ang dinadapo sa hindi yun ang konti lang yung dahon. Ayun yun, kailangan madaming dahon. Gusto yun ang konti lang yung dahon. Tapos puno ng ilina, yun ang kanilang paborito kasi mahangin. Yung pinablubluba ng kalabaw. Dapat dito meron din. Nagigin naman ng ibon. At yung dito din ang kalabaw. Hindi sila makakainom, hindi sila makakababa. Dahil may kalabaw. Ayan, nalapit na tayo. Nakikita ko na yung puno ng sinasabuhang ibon. Nakadakad lang tayo. Hindi ko sketchat. Para maituro ko sa kanya yung bagong pwesto. Ayan, malapit na kami. Haba nung nilakad, kapagod. Ayan. Lakad lang kami. Nilibang kami ng alambre. Dito sa bakod. Ito naman ay sirang bakod na. Sadyang dito kami dumadaan. Pagka liliban dun sa isang lupa, isang lote, mag-iba kasi ito. Ayan, saan bigil kasi yan. Ayan, bakod ay ganyan, kanya-kanyang bakod. Over the bakod po. Lumiban na kami, ayan. Kahit pa paano sikat, natututo siya. Paano lumiban sa bakod, yan. Isa sa maganda yan. Tapos kung gusto niya mag-PNP, mayroon siyang experience yan. Lalo sa gantong area na kabukira yun, lalo bundok. Magaling yung camera mo sa army. Army tayo nyo, masabit ang bag. Yan, ayusin mo. Kalit na, nasabit pa. Yan, baba pa, kontay. Masabit ang bag, hindi nakalis. Asay, yan, ahon. Lungi, kat-kat. Oo, yan, makalis na. Tayo ka, forman na kapulo, kompleto. No, pundang gubat yan. Mga Jordan pa sapatos. Ayan, yan, sa haba ng nilakad. Nandito na kami na nakagat kami ng hantik. Ang dami. Kaya kami dali-dali, nadaan na namin yung puro hantik. No? Kaya ganyan ang aming ang dami ng guyam, yung kalabaw. Dito na kami. Nagawa na kong hapong dito. Yun o, wala na rin hapong. Sira na rin. Wala po ulit ang hapong maril dito. Hamuli yan, nga sinasabing Elena. Wala tayong hapong. Sa tagal siguro ng dalawang linggo, isang buwan, wala na hapong maril dito. Sira na o. Sira na yung pistuhan. Dito hindi na si Zero. Yung bababa dito, 10 or 5. Nahuli. Kaya pinilit ko dito. Dalawang puno. Kaliwa, kanan. Meron dyan nasa may kalabaw yan. Kita nyo kalabaw, may puno rin doon. Dapo din doon. Dalawa ang nahapunan, kaliwa't kanan. Yan, ating tatalasan at gawa ng napakasukal na. Mabilis lang yan, gumawa ng hapong. Pagsanay ka na. Basic lang, basic lang yan. Basic lang sa amin kasi matagal na kaming ganito ginagawa. Bata pa lang ako, ganito na ginagawa ko. Kaya basic na basic lang paggawa sa akin ng hapong. Kukuha tayo ng panangga para maging invisible tayo sa mata ng ibon. Kasi ang ibon, kung ang tao ay 2020, ang ibon ay 5-5. Halino yung mata. Ultimo kulay ng damay. Alam niya, lahat yung nakapula. Kaya kung makapansin niyo mamaya, kasi papalitin ko ng damit. Hindi ko nadala yung aking gete na pang-ibot. Saka yung upuan, nakalimutan ko din. Kaya naglupagi na lang mamaya. Nagawa tayo. Mabilis lang yan. Basic lang yan sa akin. Wala pong 10 minuto ang gawa yan. Tingnan niyo. Magkatalas muna tayo ng damo. Skit cat, nangangati na. No? Nung pagkagat ng hantay. Hindi ko lang katawan. No? Palapad. Great chicks na ang yan. Tuloy na. Kaya lumangan ng lumangay. Parang braso. Buti magaling mag-basketball. Mana sa kanyang daday. Nag-iisa ng tagapagmana. Kaya lagi kasama.
Tour ko to. Lahat ng talent ko ay pinamamana ko na dito sa aming bata karay. Di ba yan? Tawang-tawang si Kitlip. Hindi ano. Alas ang kuchilyo. Galing, dapat pa kuchilyo mo yan. Pagawa na ang ating habong. Dapat na matakluban yan. Yan, kaluwat kanan na yan. Kasi yung ibon, busy galing sa likod. Galing sa kanan, busy galing sa kaluwa. Busy galing sa kanan. Isang butas lang ako, nilalabas ko yung aking gagalta nga baril para hindi kita. Diyan lang yan lumalabas. Patapos na tayo. Konting gamo na lang. At matatakpan na natin yung aming pagtataguan. So first time ka, mahirapan ka kasi hindi mo alam yung tamang setup ng paggawa ng habong. Kasi dapat siya may gantungan, may patungan ng baril. Kasi kung wala, mahirapan ka. Kasi nakupo ka eh. Pumutok-tok ka, nakupo, tapos walang gantungan. Takot pa natin yung dahon ng ilina. Para mabuwasan din ang damo dito sa kuga. Hindi naman natin sinisira ang mga damo yan. Kunti na lang. Dagdagan pa natin, kulang. Kita pa tayo, kita. Kailangan talaga kita-kita. Kunting galaw mo lang. Nako. Sa limpad ng ibon, nahalis agad sa puno. Kulang pa. Nakikita ko sa inyo kung ano yung tura ng habong ko. Ito na yung ating habong? Tapos yan. Magtatago kami daon sa ilalim. Nang butas. Yan, yan lang ang butas na yun. Magtatago. Tapos yan, kailuot ka na halagyan ko pa ng dahon ng yes. Ilina. O dahon ng diog palapa. Kaya na, yes. Nakuha pa lang ako. Dito walang dahon ng saging. Kung may dahon dito ng saging, napakadali. Taklop agad. Eh wala dito eh. Puro dito talahib. Puno ng niyog. Binawasan ko ng konti at malago naman. Tinanggalan natin dyan yung tuyo na para matalasan din, para madaling lumaki ang niyog. Binawasan lang natin ng dalawa para kumanda yung suloy ng dwarfs ng niyog. Huwag natin. Dalagin natin. Diyan na siya. Takalob na. Yan ang ginawa namin habong. Takalob na. Yan ang gilid niya. Punta doon. Yun. Ang pinakapayo. Doon dada po. Start na. Talagyan natin. Pahunay. Sipot natin yung speaker. Ang kati. Maraming tulong ito. Sa cellphone at sa speaker. Dahil dito. Yung ibon. Naaakit. At lumalapit. At nang dumadapo sa puno. Ano yan? Pagdapo niya, alam mo. Diyan tayo ng parang huli. Dabi sa speaker yan. Si Kat-Kat at si Bilog ako lang yan. Tuwang-tuwa pa sila kahit makatay. May kating-katay na. At sa katit naman talaga eh. Magpagdali pa ng hati. Magsisibula na tayo mag-abang. At dito aabutin tayo ng maghapon. Ang pinakababa dito ay 6 na oras hanggang 7 oras sa pumaril. At dito kailangan talaga ng tiyaga. Pag wala kang tiyaga, hindi ka makakahuli. Bawal din mainip. Bawal din maingay. Talagang focus ka lang dyan sa puno. Once na may dumapo dyan, wala pang 5 minuto, 1 minuto, lilipad talaga ng ibon. Kasi ang ibon, hindi nagtatagal sa puno. Lalo yun sa puno ng ilina. Ang hinahanap lang niyan yung tunog na humuhuli dyan sa speaker. Pero mamaya, pag hindi nila nakita, 5 minuto, 3 minuto, o dalawa, naalis agad. Kaya alerto tayo. Focus lang sa goal yan. Okay, watch until then. May video. Then, kung may kakain na. After 3 hours, sigurado si Kat-Kat kakain na. Gutom na yan.
Iya, madami mo dalang pagkain. Masira na agad, kalikot na ni Kat Kat. Kalikot, you know. Diba na agad eh, hindi ko natagal. Nang ginagamit ko PCP. Sandaan po ito ko lang, hindi pa maubos yung ubos. So dami na naubos yun. Baka may isang jeep na ikaw nakaharga. Yung jeep. Ayan, si Kat Kat. Nakain muna kami. At gutom na. Ayan na. Sabi niya eh, hey, wala pa ito ng oras eh. Gutom na agad. Yeah. Tanayin ako sa batang ito magugutumin. Yan, lagi madami kami dalang pagkain. Nakain na, mabasa. Ating ulan na basay. Lagay na siya, alam na yung gagawin. Plastic na kami kumain kasi walang dahon dito na saging. Plastic na kami kumain. Ang dala namin sa pong kanin. Pagkakagutom na. Pumuli nila kami sa mga. Yum yum. Madre Garcia. Dahon kami dama. Basta na kambay. Kung kambay. Champay na eh. Ano sampai nai? My lord, kung kaldereta sampai nai. Ya. Galing Rosario, saan na daw? Ano yung kaldereta daw pa? Pakasal pa ng kambing daw. Usok pala, ulam na. Shout out, saan na daw no? Ang pili dyan. May kain. Salamat, walang bayad. Ay, yan. Ang sarap. Ang kain namin. Itong sarap sa gubat, ang sarap kumain. Kaya pag gantong pawis at mainig, ay talagang no. Dalas na ng kain. Yung mga nakaka-relate ka, no? Talaga sa kumain dito sa subak. Kahit pa, ano, pagkain hayo mo din eh, talaga naman. Mag din yung kumain talaga naman. Ubos na ubos. Makasikat-kat, no? Yung mga bata na natututo. Okay lang, no? Yan ang gusto ko sa batang ito. Kahit makatay, mainit. Sama lang nang sama. At yung i-part din sa iyo. At yung natutunan ka. Tama yan. Walang araw. Isip mo na tama ang ginagawa natin. Ayan. Ang kaldereta ng kambing at saka siyang peni. Manghang. Yes. Chat. Pinaghalo ng kanin. May apretada pa. Paborito. Kung si Bilog. Ayos eh. Halimbawa si Army. Alam niya kung paano i-handle. Pagkakain na. Ayan. Tama pagkain sa gubat mo. Ang gamit tayo kamay. Ayos din eh. Oh. Oh, ang galing. Ayos, tuloy ang kain. Bilisan ang kain eh. Masarap ng kain. Hindi na eh talaga naman. Kulang eh. Isang pong kanin. Kung hindi ka kakain sa gubat. How's the boys? Isa pa naman kulang kambay. Oh, ito yung hindi kang ubos. Tapos mamay makdaw. Ulo may. Hindi ko na magustuhan. Ayan. Ano ba? Ay, talaga naman. Ano ba? Kat, ayos. May panyo. Sinapit ko. Para magpunas ng usaw. Kung sino mo gusto magpunas ng usaw. Diyan sa panyo mo yan. Ay, hindi ka sabay. Ay, kaya mga camera mo. Nakulo pa. Punta lang nag-ubat. No, talaga mo. Naka-Jordan sa Patos. Ay, sa kaya namin, huwag ama. Saka na aking kasama, BFF, si Bilog. Hey! Ito na ang kaldereta. Kaya, pinabaya ko na. At para mamay malakas, at may isa pa kami pupuntahan. Dalawa, tatlong pwesto. Itingnan na namin lahat kung ano itura. Sa tagal namin hindi nakapasal dito. Tingnan natin kung may pagbabagaw. Matalahiga o madamok. Kung maraming ibon uli. Ayan, siguro after 2 hours, ilipat kami sa kabila. Kasi kailan yung ginagawa ko, walang nasabo. Lipat. Iwali yung panibagaw ako. Walang tatlo, pero kung sampuan naman kami magkakasama, umot na kami maghapos sa isang pwesto. Kasi maganda yung pag isang putok, nilipat sa kabila. Umot na naman isang pagsala. May pantaboy. Kasi pag dalawa, tatlo, pangit. Pero mga sampo, magputok, nadapo sa isa. At aboy naman ang isa. Kasi minsan nga dapo mga sampo ang magbabarkada. 5, 6. Kaya dapat talaga may kasama. Kasi dilipad dyan. Ami juice pa yan? Ha? Wala naman. Kasi may talaga yung juice dahil mga may. Amin dyan. Aqua Plus. Dalawang araw na, maramig pa rin. Napasarap ng tubig, lasang Ovaltine. Sarap inumin. Tapos naman kumain. Okay, abang-abang na uli. Pinamunan tayo at magpunas ng uso at malansa.
maanggo. Tinggi-tinggi sa kami ng akwaglas. Ayan, si Bilog si Jai, binili ko ng kanina. Para ang lamig, masarap. Ayo, sisingan muna tayo. Talaga napakanghang. Ayan, sisingan na. Sanghang. Ibigis tayo ng ilong. Para pogi-pogi ko rin sa kamukha. Buwan na kit-kit na. Buwan na wala. Makatikapay. Ito yung natunaw sa Jungle Survival Service. Ano magsalag ng kawayan? Kabait yung batang ito. Magsalag sa kawayan ng... Ang kawai, gusto ko, iniinip. Okay, watch until then, may video, lilipat kami sa kabila mamaya. Yan, lumipat kami ng panibagong habong. Ito yung pangalawang pwesto ko dito sa kahalakihan ng kaparangan ng 100 hectares. Nakikita ko sa inyo yung pangalawang habong. Bali yung pwesto ko dito tatlo. Pag sa loob ng isang oras at wala pa, nalipat kami. Maganda dito mamaral mga sampo para pagdapo ng ibon may taga taboy. Nakikita ko sa inyo medyo mataas na yung damo at naulan eh. Makati eh. Lalo yung talahiban dito. Dito marami kobra. Pag uminit dito yung anting ko, ibig sabihin malapit lang yung kobra dito sa area ko, sa dinadaan ako. Kaya pag uminit, hindi na ako natuloy. Nalipat ako ng ibang pwesto para sa safety ng aking buhay at sa aking mga kasama. Yan, makikita ko sa inyo yung dinadaanan namin. Talagang makati. Dapat dito hindi nakashort. Nagshort na ako at mabanas naman. Nainitan ako pag nakapantalon, kaya tinitiis ko na lang yung kate. May gamot naman, kamot. Di mang kamot, okay na. Lalo na yung dahon ng lipa. Pag yun ang nakatama sa iyo, talaga namang napakakati. Yan, kung mapapansin mo, taas na ng damo dito. Taas pa dun sa may hawak ng camera ko. Ipat kami ng pwesto. Naligaw pa ata. Naligaw. Mali yung daan ko. Dito sa kabila. Kasi madamo dun sa kabila. Kaya piniitin ko dito sa kaliwa. Yan yung daan dito. Medyo mataas na talaga yung talahin. Napakakate. Tiis-tiis lang. Hilig eh. Ganyan talaga pag hilig. Makate. Yan. Malapit na tayo. Kung mapapansin, talagang napakataas ang damo. Pantay tao dito ang damo. Malapit na. Nakikita niyo yung habong ko dito. May upuan pa. Iwan ako yung upuan ko dito dati. Hindi kong punta dito. Alit lang ng daan. At medyo madamo. Kaya namimili ako ng hindi madamo. At gawa ni Kat kasama ko. Para hindi siya masyadong makatihan sa katawan. Nakashoot lang. At binabanas din. Tuturo ko lang sa inyo yung pangalawang pwesto ko. Yan. Yung ipil-ipil na yan. Diyan maraming nasabo. Yan. Yung dating pwesto ko. Yan ang habong ko. Nag-iba na. Hindi ko pinili dito kasi napakataas ang talahib. Ang hirap ng limot. Yan. Ang aking mga kabady. Yan ang pinakabanding namin yung kama. Pag wala kami mga pasok. Bakit? Ang mamaril, papawisan ka dito. Bata? Saka yung bata, yan, eh. Matututo. Matututo. Hindi lang nag-survive. Paano pumunta sa gubat? Ito ay ginagawa ko para maiwasan mag-cellphone. Kasi puro gadget na lang maghapon. Ilang palakasin yung katawan. Bawang basketball. Nasama ako ng ibang talent. Para yung ibang talent ko dito. Ano? Ano? Ipasa ko. Magaling nikit ako. Kunwari, nadulas. Anong bata na ba ako nag-agad? Ano ako sa batang ito. Malakas ang katawan. Oh, may namumuti na naman sa'yo. Yol! Okay lang, kahit mainit. Gusto niya kahit mainit. Papawis na lang niya. Hindi pa din namin, ha? Alam mo, basketbola ka. Ay, suot. Mga suot. Ang katay, sabi ni Katya. Tati, ah. Gutom na gutom ito. Pag-uwi, sigurado mamaya.
Rufus chicken na naman with lomi pa. Ayan, pabalik na kami. At pakikita ko sa inyo yung pangatlong pwesto. Pabalik kami doon sa pangatlo. What's until then, may video yan. Pakikita ko sa inyo lahat ng pwedeng pwestohan dito. Kung gusto nyo dito ang pwesto, pakikita ko sa inyo yung mga area na pwedeng pwestohan at dapuan talaga ng ibon. Taas na daw. Malapit na kami. Kunting lakad na lang. Lalabas na kami. Palabas na kami dito sa masukal na malapit na ubat. Malapit na tayo dito sa pangatlo. Sa pesto. Pwede magawa ng habong pero dito may habong na rin. Di ba na ulit? May nakagawa na rin dito ng habong. Pakikita ko sa inyo. May kalabaw pa. Ayan. Malapit na. Ayos eh. Aking tiga-camera naka-full pa. Pangatlong pesto. Naka-jordan o. Dito sa 100 hectares. Naka-jordan. Maraming ibon dito. Kinakain dito yung palay. Kaya okay lang mamaroon dito. Makati eh. Yung mga tokmol. Hindi naman sa danger. Nakalaman pa rin ka na. Ano po ito wala? Kita ko sa inyo. Ito yung pangatlong pesto na pwedeng magawa ng habong. Diyan sa loob na yan. Sa isla. Kung tawarin. Diyan ka pupunta dyan sa may gitna. Diyan. Lakad na uli kami. Pabalik na kami. Pauwi na kami. Yat. Puti malilong. Kanina sobrang init. Pero abutin din kami kasi yung ulap. Kita ko. Lalabas na uli yung araw. Yun na yung aming sasakyan. Nasa may puno ng mangga. Yan. Salamat po sa may bahay at pinapayagan po kami pumarada dyan. Yun yan yung araw. Yan, palabas na naman. Kaya nagmamadali kami maglakad. At hahapuin na naman. Tirik na tirik. Oh. Araw. Daan na. Ang tindi ng init. Talagang pag hindi ka pinawisan dito, may sakit ka. Wala nga sa. Nandito na kami sa daan. Ibig sabihin, malapit na kami dito sa aming sasakyan. May asong nakabantay. Binayaran ko siya ng 50 pesos. Sabi ko, bantayin yung aming sasakyan. Ayan, napakagaling ng asong ito. Salamat. At nakarating kami. At ang aming sasakyan ay napakasipid at napakalilo. Ganda ng parada. Basta na dito kung sino may gusto. Ayan. Magmamakto muna kami. Wow. Ay, yun na. Order na. Nagutaw? Nagpata. Nagutaw yung mabata. Baka magtae. Sanayin na dito sa burger machine. Yeah. Totoo ni Gabi. Hindi malugi na. Burger. Marami na kami nakain. Chicken pa. Ay, mga bata. Pagod sa init. Init eh. Asa mulay? Pagod sa gutom, mga bata. Pa? Pa, at siya, tagaluhalo na kanain. Pa? Salamat.